Magandang araw muli! Ako si Teacher Kalumpa, ngayong makakasama sa iyong pagkatuto. Ang ating subject ay Mother Tongue. Ito ay pang grade 2. Ang ating aralin ay Kambal Katinig. Aalamin natin ano ang Kambal Katinig. Ayan, kung bago ka pa lang sa aking channel. Kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag mo munang kalimutang mag-like at mag-subscribe para na-update ka sa mga panibago kong videos na na-upload. Ang layunin sa ating aralin ay magkakabasa o mababasa ng may pangunawa sa mga salitang may kambal, katinig o cluster. Yan. Basahin muna natin ang mga salita ng sabay-sabay. Sabayan niyo si teacher sa pagbabasa. Magaling, trabaho. Mayroon siyang tatlong pantig. Trabaho, trabaho. Chinelas, mayroon siya. Alamin din natin kung ilang pantig siya. Ayan, chinelas. Chinelas. Next, produkto. Mayroon din siyang tatlong pagpapantig. Produkto. Produkto. Next, brigada. Brigada. Tatlong pagpapantig siya. Metro Manila. Kung pagsasamahin natin siya, mayroon siyang limang pagpapantig. Dalawa sa Metro at tatlo sa Manila. Trangkaso. Ano yung trangkaso? Yun siya yung nararamdaman natin, yung init ng ating katawan at masakit ang ating ulo at kasukasuan. Trangkaso. Yan, tatlong pagpapantig. Trangkaso. Ayan, tuloy tayo sa ating pag-aaralan. Basahin natin, ang kambal katinig o cluster o sa English bilang cluster ay magkadikit ng dalawang magkaibang katinig na andyan sa isang pantig ng salita. Ibig sabihin ng katinig sa English ay consonants. Consonants. Tandaan ha, consonants. Ito yung mga B, D, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z. Kasama na ang ating ingi at saka ingi. Ang vowels naman ay oo. Ayan, cluster. Magkasunod na cluster daw ng ito ay magkadikit ng dalawang magkaibang katinig na andyan sa isang pantig ng salita. Halimbawa, ang salitang braso ay may cluster na BR. Ayan, makikita natin magkasunod siya na consonant o titik katinig o letrang katinig sa unahan ng pantig. Maaari itong mahahanap o natin ito sa unahan. Pwede siyang sa unahan mahanap o makita, pwede sa gitna o sa hulihan ng pantig. Tandaan, hindi lamang sa unahan natin makikita ang cluster. Pwede sa gitna, sa dulo. Ayan, ang kambal katinig o cluster ay binubuo ng dalawang magkasunod. Sabi natin kanina na may katinig sa loob ng unang pantig. Pero sabi natin kanina, pwede sa unahan, pwede sa gitna o sa hulihan. Isinusulat ito ng may tamang espasyo ng mga letra. Binibigkas ang tunog ng kambal katinig na parang iisang tunog. Binibigkas itong madulas. Halimbawa, tingnan natin. Ayan, ang larawan ay nagpapakita ng ating bahagi ng katawan. Ano yan? Iyan ay braso. Brr. Magkasunod. Sa unahan siya makikita. Brr, braso. Ayan. Next. Brr, brr din siya. BR. Bruha. Ayan. Ayan. Ano ang gamit niyan? Saan niya ginagamit na bahagi ng ating katawan? Magaling. Sa ating mga paa.
Bakit tayo gumagamit niyan? Para maproteksyonan ang ating mga paa sa lamig at init ng sahig o ng ating inaapakan, yung dumi. Ang tawag natin dyan ay chinelas. Chinelas. Gumagamit ka po ba ng chinelas? Yan, chinelas yan. Yan, magkasunod na konsonant o katinig ay T at saka S. Ch-ch. Ang bigkas niya ay chinelas. Kasunod yan ay, ano yan? Pagkain o bagay? Ano ba yan? Yan ay pagkain. Kumakain ka ba nito? Masarap ba yan? Opo, masarap yan. Yan, minsan nagluluto yan si mama. Ang tawag dyan ay prito. Prr, prr, prito. Prr, prr, prito. Ayan, kumakain ka ba yan? Masarap ba yan? Ayan, ang pangalang prito ay nagsisimula sa letrang P na may kasunod na R. Titik katinig din siya o kambal katinig o cluster. Ayan, lalo na yan. Ano yan? Masarap yan. Alam nyo ba yan? Opo, yan ay lechon. Kumakain ka ba ng lechon? Ang kambal katinig niya ay makikita sa gitna ng kanyang pangalan, lechon. T at saka S. Okay, kasunod. Subukan natin kung alam natin itong basahin at alam natin ang consonant na ginamit dito. Alam natin ang cluster na ginamit para rito sa larawang mga ito. Kilalanin ang larawan. Isulat ang nawawalang kambal katinig sa iyong kwaderno, sa iyong notebook. Ayan, ano yan? Yan ay trompo. T at saka R. Trompo. Magaling. Pangalawa, nakasakay ka na ba niyan? Yan, saan natin makikita yan? Sa bayan. Mayroon ba niyan sa probinsya? Susunod na, ginagawa na ng hakbang ng ating pangulo, ng ating gobyerno para magkaroon tayo ng yan ay tren. Ayan, nakasakay ka ba na ba ng tren? Ano mas mabilis, tren o eroplano? Siyempre, eroplano. Ang nasa larawan ay tren. Pangatlo, yan ang yan, dyan natin makikita kung saan tayo nakatira. Ginagamit natin yan kapag naghahanap tayo kung saan lugar ang isang tao o nakatira o saan ang lokasyon ng isang tao. Pwede siya, ito ay, ang ating sagot ay, ang kambal katinig ay G at saka L, globo. Yan, magaling. Kung tamang yung sagot, napakahusay mo. Pang-apat, yan ay saan kadalasan natin makikita yan? Tama ka, sa simbahan. Yan ay simbolo ng pagkapako ni Jesus sa cross na binigyan tayo ng dahil sa pagmamahal ng Diyos sa atin, napako si cross sa cross. Napako si Jesus sa cross upang ikaw at ako ay magkaroon ng kaligtasan sa buhay na dagat-dagatang apoy. Kaya, binigay ng Diyos ang kaisa-isang niyang anak, ipinako siya sa cross. Ang salitang cross ay nagsisimula sa cluster na ayan, cross. Magpasalamat tayo dahil sa Diyos sa kabutihan niya sa atin ay binigyan tayo ng pag-asa na magkaroon ng buhay na walang hanggan ang langit. Ayan, sunod. Yan ay makikita natin sa bahay din yan. O sa ibang mga lugar sa ating pamayanan, sa ating komunidad. Laging may ganyan, lalo na ngayon dahil pandemic. Kailangan natin na ang ating bahay ay mayroong tubig. Gamit ang bagay na ito para hindi maaksaya sa tubig, gumagamit tayo nito. Ito ay, ang tawag dito ay
Magaling, Gripo! Kung nakuha mo ang lahat ng sagot, napakahusay mo, naintindihan mo ang ating napag-aralan. Pero kung hindi mo man nakuha, huwag kang mag-alala. Pwede mong balikan ang video na ito upang mapag-aralan mo muli. Okay, lagi nating tatandaan, mga bata, na ang kambal katinig, sabi natin kanina, o cluster, o sa English bilang cluster, ito ay ang magkadikit ng dalawang magkaibang katinig na andyan sa isang pantig ng salita. Halimbawa, ang salitang braso ay may cluster na BR sa unahan ng pantig. Maaari itong mahanap, tandaan natin, sa unahan, gitna o sa hulihan ng pantig. Ayan, salamat, may natutunan ka sa ating napag-aralan ngayon. Ako nga pala si Teacher Beth, ang iyong nakasama sa iyong pagkatuto. Sana may natutunan tayo. Ingat po tayo and God bless!